ito po ay patungkol sa kamalian ni President BBM na magtalaga ng OIC Governor sa Maguindanao del Norte. At yan po ay labag sa konstitusyon. Ngayon, ganito po ang nangyari. Bago ko sabihin, ibigay ko muna yung pangyayari. Kung anong pangyayari, bago ko ibibigay ang analysis. Ganito ang pangyayari. Noong May 27, nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na kung tatawagin ay Republic Act 11550 na naglalayong hahatiin sa dalawa ang probinsya o lalawigan na Maguindanao. At ang magiging probinsya na bago sa kasakali ito ay maaprubahan sa plebisito pagbubuto ng mga mamamayan na apektado sa buong lalawigan ay magiging Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Ngayon, sinasabi sa Section 48 ng batas na yon, inuutusan ang COMELEC na magsasagawa ng plebisito or election para tatanungin ng tao kung bumoto ba sila ng yes o papayag sila or no kung hindi papayag sa paghahati ng Maguindanao sa dalawang probinsya. Ulitin ko, paghati sa magiging dalawang probinsya na ang isa ay tatawaging Maguindanao del Norte at ang isa ay tatawaging Maguindanao del Sur. So ngayon, pagkatapos nun, iniutos din sa Section 48 ng nasabing batas, inuutos sa COMELEC na dapat sa loob ng 90 días o 90 araw mula sa 15 days sa pagkapublish o paglilimbag sa official gazette nitong batas na ito, ay dapat magsasagawa yung COMELEC ng eleksyon o plebisito. Kasi ang plebisito ay eleksyon para tanungin ang mga tao kung alin yung boto na yes or no. Kung papayag ba sila na hatiin ang Maguindanao province sa dalawa. At ang isa ay tatawaging Maguindanao del Norte at ang isa ay tatawaging Maguindanao del Sur. Ang problema nakalagay dito sa, hindi naman problema, sabi ko na lang, nakalagay dito sa Section 50 ng dasabing batas na ang siyang magiging unang dalawang gobernador ng Sur at Norte ay kung masasagawa ang plebisito 6 na buwan o mas mataas pa bago mag May 2022 elections ay ibig sabihin ang gobernador ng Maguindanao na buo ay siyang magiging gobernador ng Maguindanao del Sur. At ang gobernador at ang vice gobernador na mapipili sa May 2022 elections ay siyang uupo bilang gobernador na Maguindanao del Norte. Sa makatwid, nakikita mo sitwasyon. Kung nasunod ang schedule ng plebisito, 6 na buwan bago magkakaroon ng eleksyon ng May 2022, ang iniutos ng batas, ang siyang unang gobernador na Maguindanao del Norte ay siyang vice gobernador ng vice gobernador ng Maguindanao na buo
tanong, dito pa lang, may problema na. Mamaya ako nasabihin ng problema. Ang nangyari po, imbis na susundin ng COMELEC yung utos na sa loob ng 90 days mula nung June 30 halimbawa, kasi pinablish pa from May 27, ay nagpublish pa sa Official Gazette. So sabihin natin ang Official Gazette ay mga 15 days pa bago nagkaroon ng issue ng Official Gazette. So tamang-tama, June 30 na ang bilang mula 15 days kung kailan na ilimbag ang Official Gazette. At ibig sabihin, yung 90 days, pwede natin sabihin at reasonably na rin na magsimula sa June 30. So, ang 90 days mula sa June 30 ay July 30, August 29, saka September 29. So, dapat hindi lalampas ng September 29 ay magkaroon na ng plebisito sa buong lalawigan ng Maguindanao para titingnan kung manalo o hindi, di ba? So ngayon, dahil nagkaroon ng COVID, nagkaroon ng resolution itong COMELEC na hindi nila sinagawa noong within 90 days. Pero ang ginawa nila, nagpalabas lang ng resolution pagkatapos na ng election ng 2022 at nagsagawa sila ng plebisito sa September. So, lumabas ng September, kung hindi ako kumali, September 19, nagkaroon. So, bago mag-plebisito, naibuto na ngayon ang mga bagong halal na opisyal ng buong lalawigan ng Maguindanao. At ang nanalo dyan, pagka-gobernador, ay si Bay Mariam Sangki Mangudadato. At ang vice gobernador na nanalo ay si Bay Aina Pilido na si Sinsuat. Okay. So ngayon, nung nanalo, nagkahatian na ngayon, pero nakalagay sa Section 50, sinasabi na kung masasagawa ang eleksyon 6 na buwan bago mag September, bago mag-eleksyon ng May 2022, ibig sabihin ng batas ay hindi muna magkakaroon ng eleksyon sa kanikanyang probinsya, kundi mag-eleksyon muna sa buong probinsya. So sa ngayon kasi, ang tinatawag dyan, hindi pa natin matatawag na probinsya kahit may plebisito, sapagkat wala pang, hindi pa nagsisimula yung kanyang tinatawag na existence, yung pagsisimula ng buhay ng dalawang lalawigan. Kasi sinasabi sa Section 49 na ang pagsisimula ng formal na personalidad ng dalawang lalawigan ay kung magkaroon na ng lahat ng mga opisyal na elected. So ngayon, ang tanong, dapat bang magsasagawa yung COMELEC ng eleksyon ng hiwalay o ituloy yung probinsya na buo? So nevertheless, ang ginawa ng COMELEC, nag-eleksyon sila para sa buo. At nagresulta na ang president, ang gobernador na nanalo ay isa, vice governor isa, hiwalay. So ngayon, nung nagkahiwalay na ng September, ang ginawa, ang gusto mangyari, susundin ng ang utos nito sa Section 50 na kumahati na ang vice gobernador ang siyang magiging gobernador sa Maguindanao del Norte. At ang gobernador ay siyang magiging gobernador ng Maguindanao del Sur. Okay? So, ngayon, dahil ganun nahati, ang ginawa naman ayon sa nakuha ko mga pangyayari, ay biglang nagbigay ng notice o pasubali ito si Vice Governor Sinsuat sa Ministry of Interior and Local Government ng BARM na si Attorney Attorney ano na Sinarimbo ano nakalimutan ko bilito. So anyway, nagbibigay siya notice pero hindi inaksyonan. At according to my si Attorney
Sabi niya, ang parang ang word na galing sa Malacañang ay hindi susundin ni President BBM ang sinasabi sa batas na dapat ang vice gobernador ang magiging gobernador. So, tama ba yun? So, ang nangyayari, para na lang ano, napahiya ng gusto, ito si Vice Mayor, Vice Gobernador Sensubat, na nagpapakilala na, nag-courtesy call na sa kay Interior Secretary Benhor Abalos, na nagpakilala na gobernador siya ng Norte, at sabay pa sila nag-courtesy call ni Governor Miriam Sangki, Mangunta Dato. So, yan ang nangyari. Kamukat-mukat, noong April 5, ay nag-appoint si BBM ng OIC, ibig sabihin OIC, Officer in Charge, na gobernador para sa Maguindanao del Norte at saka para sa Maguindanao del Sur. Ang ginawa ni President BBM, in-appoint niya si yung official ng BARN o ng IBAILF na siyang parang chief of staff ng IBAILF sa armed forces bilang OIC governor na si Abdul Rauf Makakuwa. At in-appoint din si Bay Miriam Sangki, Mariam Sangki Mangunta Dato bilang gobernador ng Maguindanao del Sur. So, ganun na nangyari. Ngayon, edi siyempre, masasaktan ito si, para napahiya ng sinampal ng gusto si Bay, sa Sensubat. So, ano ngayon? Ang tanong, tama ba ang ginawa ni President BBM? Ang sagot ko dyan, in fairness naman kay Top 1, kasi binabasiya ni kaibigan kong Top 1, ay yung sinasabi niyang argumento, engineer, kung natuloy sana ang pagbibisito bago mag-eleksyon ng 2022, sundin natin. Pero dahil hindi nasunod, kasi ang nangyari, naunang eleksyon na 2022 kaysa yung sa plebisito. So kaya hindi nasundin at makakaroon na doon ang kapangyarihan si BBM. Sagot ko, mali. Kaibigan, mali. Bakit po? Ito pong dahilan. Number one, nakasaad po sa Section 4 ng Article 10 ng ating Constitution. By the way, yung Constitution po, pinakamataas na batas yan. Mas mataas pa yan kaysa Republic Act 11550. Nakasaad po kasi dito sa Article 4 na ang kapangyarihan ng Presidente sa mga LGUs, ibig sabihin LGUs, mga probinsya, mga munisipyo, mga siyudad, ay power to supervise lang. Walang power to control. At kung siya magdidetermina kung sino uupo, ay power to control na yon. Maling-mali na talaga yon. Pangalawang dahilan, nakasaad din po sa Section 2 ng nasabing Article 10 ng Constitution natin na ang lahat ng LGU na political subdivisions ng LGU ay mag-i-enjoy ng local autonomy. Na ibig sabihin ng local autonomy, hindi pwede pakialaman ng Pangulo ng Pilipinas, hindi pwede pakialaman ng kung sino mang ibang opisina, kahit Kongreso, kahit yung Supreme Court, hindi sila pwede makialam doon. Kailangan nandyan ang autonomy. Kung sa Kongreso, pwede na gawin basta sa gawa silang batas. Kung sa Supreme Court, pwede yun basta may kaso. Pero kung walang kaso at walang gagawin ng batas, wala, hindi ka pwede makialam. So, ibig sabihin, dito sa dahil sa local autonomy, hindi pwede mag-appoint si BBM ng officer in charge. Kasi pag nag-appoint siya ng officer in charge, tinanggalan niya ng karapatan sa ilan ng konstitusyon na yung local government unit ng Maguindanao del Norte ay dapat autonomous. Okay? So, yan ang pangalawang rason. Pangatlong rason, sinasabi rin sa Section 10, Article 10,
na walang sinuman ang mailagay na official, elective official ng bawat LGU kung hindi siya inelect. Hindi siya elected. At saka dahil political ang subdivision, dapat ang bumumuno diyan ay inelect ng tao. Bruto ng tao, hindi yung itinalaga ng presidente. So dahil doon, hindi mo pwede sabihin ngayon na pwede tama ang ginawa ni President PBM. I'm sorry to say, I respect the President, but in this case, ay hindi po ako sang-ayon sa kanyang ginawa. Kasi ang problema nito ay binabastos mo na ngayon ang konstitusyon ng Pilipinas. Nagsasabi ang konstitusyon ng Pilipinas, una ulitin ko, na yung presidente ng Pilipinas ay walang kapangyarihan na kontrolin ang mga LGU. Pag sinabi kong LGU, kasama na yan yung lalawigan, kasama na yun yung bayan, kasama na ang lungsod. Tama? Ang pagtatalaga ng officer in charge sa isang LGU ay ibig sabihin kinukontrol mo na ang LGU. Bakit? Kasi pagtatalaga ka, pwede ka magtanggal, palitan mo naman ulit. Kung ayaw mong performance, nagkakabay, palitan mo ulit. Power of control na yon. Hindi pwede yung control. Iba yung control, iba yung supervision. Supervise ka lang. Kaya nga, sa local government code, nakalagay, pag mag-appoint, kailan ba pwede mag-appoint ang president? Kung ang may bakante sa mga lalawigan at ang bakante halimbawa ay board member, hanggang doon lang, pag board member ay may bakante, ang mag-appoint ay president, pero hindi pa siya pwede mag-appoint na mamili. Walang karapatang pumili ang presidente kasi kapag pumili siya, power of control na yun. Kaya nga, pwede lang mag-appoint ang presidente kung may rekomendasyon ngayon na manggaling sa partido kung sino ang halimbawa namatay isang board member. Pag namatay siya, kung anong partido niya, doon lang magagaling ang papalit sa kanya. Pero halimbawa kung ang namatay ang nag-cause ng kung hindi man siya namatay, kung nag-resign man siya, kailangan ang papalit ay kapartido niya rin. Ganun po mangyayari. Pero kung paano kung walang partido yung namatay o pumalit o umalis? Ang pwedeng pumalit ay kung sino ang nasa resolution ang pinili ng natitirang membro ng bukal ng board. Yan ang pwede lang i-appoint ni president ng presidente na sa pagkakataong ito ay si President BBM. Pero ulitin ko lang, walang kapangyarihan pumili ang presidente ng Pilipinas kung sino itatalaga na mangungulo ng isang LGU, probinsya man, siyudad man, o bayan man. Ganun lang kasimple. Dahil dito sa Section 4 ng Article 10 ng ating Constitution. Number 2, nakasaad sa Section 2, ulitin ko lang, sinabi ko na kanina, iulitin ko lang, nakasaad sa Section 2 ng Article 10 na ang lahat ng LGU ay autonomous. Politically, autonomous sila, pati teritoryo, autonomous sila. Ibig sabihin, autonomous, hindi pwede pakialaman. Kaya, ang paglalagay ng OIC ay nakikialam ka na. Kasi kung ayaw mo na ng OIC, pwede mo sa tanggalin. Kasi the power to designate, kasi hindi naman appointment yan, designation. The power to designate includes also the power to remove the designation. At maglalagay ka ng bagong designation. Okay? Nagkaintindihan tayo? So, ngayon, nakalagay pa rin sa ating constitution na yung mga opisyal ng mga LGU ay hindi pwede manilbihan ng sobra sa tatlong term. Nakalagay dyan, sobra sa tatlong term. At wala rin pwede sa sobra na kailangan naka-elect. Kasi basahin natin, ha? Section 8, Article 10.
the term of office of elective local officials. Pag sinabi mo elective, elected, hindi pwede yung appointed. Except barangay officials, except sa barangay officials, which shall be determined by law. Sa barangay officials, ang law, ang batas masabi kung gano'ng kabang term. Shall be 3 years and no such official shall serve for more than 3 consecutive terms. Voluntary renunciation, kung mag-alis siya ng kusa, mag-resign siya, ay considered na na isang buong termino na. At hindi mo pwede sabihin interruption for the full term of for which he was elected. Ang utos klaro, elected, hindi pwede appointed. Okay? So, klaro na tayo dyan. So, sa tingin ko, stop pa na, may kaitindi na. So ngayon, ang interpretasyon kasi ni Ginoong Tapwa na aking kaibigan ay dahil sa sulat ng batas sa Section 50 ay kung nagkaroon ng plebisito bago mag-eleksyon, yan sinusunod niya. Well, in this case, hindi po ang application ng letter ay kung walang duda, walang gulo sa batas, saka ka mag-apply ng batas as is kung ano nakasulat. Pero dito may klarong gulo. At bakit may klarong gulo? Kasi sinasite ko na nga eh. Labag sa konstitusyon na sundin mo ang designation. Kung labag sa konstitusyon, sabi ko, Dean, the one that must apply is not the letter that killeth, but the spirit that giveth life. Kung Tagalog pa, din, ang gagamitin ay yung kaluluwa na nagbibigay ng buhay, hindi po yung letra na nakakapatay. Sulat po yan, galing sa literatura na sinulat ni Shakespeare. So, I hope so na klaro na sa atin ngayon. So, ngayon na nakikita ko ay ako yan. Ako, baka marinig ako ng mga apektado to. Magpupunta, magtakbuhan sa Supreme Court to.